Pangarap sa kaukulang reklamo ang mga individual na nakilahok sa umano'y Halloween party sa Boracay Island sa Malay-Aklan noong October 31. Kaugnay ito ng hindi pagsunod sa mga ipinatutupad na health protocols kontra COVID-19 pandemic. Paglabag sa tatlong ordinansa ng munisipalidad ang kinakaharap ng mga nasangkot na individual kung saan 7,500 pesos ang kabuang multa na ipinataw sa bawat isang dumalo sa naturang mass gathering. Ayon kay Malay-Aklan Mayor Forlibar Bautista, base sa inisyal na investigasyon, nagdala ng mga event organizer sa pribadong establisimiento kung saan isinagawa ang Halloween party. Malayuan niya ang bahay sa beach area ng Boracay Island kaya hindi ito agad nakita ng mga otoridad. Dalawa rin sa mga foreigner na kasama sa mga kinasuhan ay nagsuot pa ng police uniform bilang costume sa Halloween party na mahigpit na ipinagbabawal sa batas. Yung bahay na yan, mayari pala is foreigner. So pinarintahan niya dito sa Boracay at yun na, dahil sabi daw ng yung nagrinta ng bahay na yan na may parang may birthday party. Sinabay na pala sa euro nila sa, ano, sa Halloween, kaya ganun nangyari. Sinuportahan naman ng Department of Tourism ang rekomendasyon ng Boracay Interagency Rehabilitation Management Group sa alkalde na ipasara ang establisimiento. Bunsod na rin ito sa kawalan ng pribadong gusali ng business permit at mga kaukulang clearance mula sa mga otoridad. Tinawag ng DOT ang insidente ng mass gathering sa Boracay na irresponsable. Umaapila si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat sa publiko at mga kinauukulan na makipagtulungan para sa ligtas at responsableng pagbubukas ng mga tourism destination sa bansa. Ayon pa sa Kalihim, maapektuhan ang kabuhayan ng mga residente sa lugar kung muling lalaganap ang pandemya sa Boracay Island. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.